Mga ka-taxpayer kong mahal, samahan ninyo ako at pag-aralan ho natin ng maayos ang VAT sale to government. Ito ay isang full tax accounting segment na ang ating topic includes, ito po, number 1, VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, income tax bookkeeping. Ayan. So, ito po, ituturo ko sa inyo yung paggawa ng book entry. Book entry. Pisahan na ho natin, mga ka-taxpayer kong mahal. So, ang topic ho natin dito, kayo po yung VAT registered seller. Yan. At nagbenta ho kayo sa government. Pwede hong LGU yan, pwedeng national government. So, ang ibinenta ho ninyo ay subject sa VAT. Yun lang ang ibig sabihin yan. At of course, yung government ho, magwi-withhold ho sa inyo yan. May withholding tax. Isang VAT at saka isang expanded withholding tax. Ididiscuss ho nating lahat yan. So, bago ho tayo magtuloy, nire-request ko ho kayo na panoorin muna saan nanggaling ang tax accounting, because for the first time in your life, ngayon yung malalaman na wala hong tagtuturo ng tax accounting sa Republic of the Philippines, undi dito lang sa YouTube. Panoorin nyo ito. Now, basic muna ho tayo. Saan ba galing ang tax accounting o yung tax bookkeeping? Okay. Tax accounting or tax bookkeeping ho yung pinag-uusapan natin. Wala pong eskwelahan sa buong Pilipinas na nagtuturo ho ng tax accounting. So dito lang po ninyo ito makikita at malalaman. Ang legal basis po ng tax accounting ay makikita ho ninyo sa section 257 ng tax code. So, tulungan nyo po sana ako na basahin ho natin itong section 257 para maintindihan ho natin yung pinanggagalingan o yung patutunguhan nitong pag-uusap natin. Sabi dito, hindi ho ako magsasalita, kukulayan ko lang ho. Maliwanag po, mga ka-taxpayer kong mahal, may kulong ho ng 2 taon hanggang 6 taon ang hindi ho pagsunod sa tax code. Yan po ang nasusulat dito. I-insert ko lang ho, 2 years and 6 years. Now, ano yung kasalanan? Ang sabi dito, ang kasalanan daw nung person, any person eh. So, sa any person, ano ba yung mga person, Mr. Maestro? Di, isa-isahin natin. Una, yung taxpayer, person yan. Diba? Taxpayer. O, mali pa spelling ko ng taxpayer. Taxpayer. O, person yan. Sino pa? Yung accountant, person yan. Sino pa? Yung CPA, person yan. Yung lawyer, sir, person yan. Oh, yung empleyado, kung ikaw yung empleyado ng company at nandiyan ka, nagre-report pang BIR, person ka rin. So, lahat kayo, cover nito. Okay? Kayo ho yung hahabulin ng bureau pagdating ho dito. Now, ituloy ho natin yung pag-aaral. Binubura ko lang ho yung mga dapat na hindi nyo na makita. So, sabi dito, ikaw daw, eto, offer, ba? Nag-offer ka. Gamitin natin to.
nag-offer ka use of accounting bookkeeping record, ayan, ah, bookkeeping record, sabi dito, use, o nabura, any person offer use of accounting bookkeeping record not in conformity with the requirement prescribed by this tax code or rules and regulation promulgated thereunder. So sabi, bossing, maliwanag dito sa pinabanggit. Not in conformity. Not in conformity. Hindi umaayon. So, kung explain natin in a very simple way, is ang sinasabi sa'yo, not to do. Huwag mong gawin. Huwag mong gawin na hindi sumunod sa tax code at mga rules and regulation ng BIR. Yun yung sinasabi. Huwag mong gawin na hindi sumunod sa mga sinasabi ng tax code at sinasabi ng BIR. Maliwanag. Pinagbabawalan ka na hindi sumunod. So, ano kabaliktaran? Kabaliktaran noong hindi sumunod. E di sumunod ka. Pinasusunod ka sa tax code at sa mga sinasabi ng BIR rules and regulation. Liliwanagin ko, hindi sinasabi ng BIR officials. Sinasabi ng BIR rules and regulation. So, mas importante yung BIR rules and regulation kesa sa BIR officials. Maliwanag ko yan. So, ngayon, sabi dito, kailangan ka daw sumunod sa tax code. Aliwaliwanag eh. Sumunod ka sa tax code. E di sumunod tayo sa tax code. At saka sa rules and regulation. Liwanag. So, sir, ano yung ibig sabihin ng rules and regulation? Di puntahan ho natin yung rules and regulation ng BIR. Babasahin ho natin uli. Tulungan ho ninyo ko na magbasa. So, eto na po. Ready, go. Maliwanag ho, mga kasama. Alam ng BIR na mayroong disparity or differences ang tax code and its rules and regulation versus yung ginagamit ng mga CPAs, accountants at bookkeeper. Yung pong tinatawag na GAAP o Generally Accepted Accounting Principle o yung Generally Accepted Auditing Standards. Bago na ho ang pangalan nila, PFRS na ho o Philippine Financial Reporting Standards, yun ho yung kapalit ng GAAP, at Philippine Standards on Auditing, yun ho yung kapalit ng GAAS. So, yung BIR na mismo nagsasabi, merong disparity. Kung gagamit ka ng GAAS, gagamit ka ng GAAP, okay lang sa amin. Pero, magpe-prevail ang tax code at ang rule ng BIR over GAAP and GAAS. Sinabihan ka na, sir. 2004, ito lumabas, sinabi na sa'yo, yun. So, ito kasi ay tax rule ng BIR. Sabi dito, kailangan kang sumunod, di ba? Eh, no, sinabi natin ina rito, yun. Sumunod ka. Wag na hindi ka susunod. Ayan eh, may prohibition eh. Bossing, ang simple lang eh. Ha? Bakit mo pahirapan yung sarili mo? Ipinagbabawal ang gumamit ng kung ano-ano. At may penalty na 2 years hanggang 6 years imprisonment. Kung gumamit ka ng GAAP, may penalty ka na eh. 2 years imprisonment eh.
6 years imprisonment. Gumamit ka ng gaas, may penalty ka na eh. Bakit? Not in conformity sa tax code eh. At saka ito mismo, sinasabi na ng BIR na hindi sa in conformity with the tax code. Hindi ko lang maliwa, maanok sa BIR, bakit pinapayagan mo? Hindi na nga, ikaw na nga nagsabi BIR eh, na hindi siya in conformity with the tax code eh. Bakit pinapayagan mo magkamali yung Pilipino? Diba? Bakit ang luwag-luwag mo? Nagkakapera ka ba? Kaya gusto mo yan? Diba? Ang trabaho mo, bossing, protect sanan yung mga gooses. Ano ba plural ng goose? That lays the egg. Bakit mo pinapayagan na magkamali? Sayang yung itlog, mababasag. Kapag yung kusan-saan ng itlog. Diba? Ganun lang kasimple. So, alam naman natin kung bakit eh. Corruption, corruption, corruption. Ha? Ipipikit ng mga BIR officials ang kanilang mga mata para magkamali ka. Kasi may pera sa pagkakamali mo. Ganun lang kasimple yon. Nagkakapera din yung mga CPA. Sorry sa mga CPA. Nagkakapera yung bookkeepers. Pag mali ang mga taxpayer, nagkakapera ang lawyers. Pag mali kayo, nagkakapera din ako. Pag mali ang mga taxpayers. At ang pera, marami, milyon-milyon, bilyon-bilyon. Bakit, Mr. Maestro, ayaw mo ba ng pera? Gusto ko. Pero mas gusto ko na maging tama kayo. At kayong mga bookkeepers, accountants, gusto ko mapanatili nyo yung kliyente na may pananalig o tiwala sa inyo. Kaya ako tinuturo ito. Okay? Iwaksin nyo na yung mali sa tax code. Sa mata ng tax code, mali ito eh. Eh di huwag mong gawin. Di ba? Huwag nga eh. Huwag na huwag mong hindi ka susunod sa tax code. E di pinasusunod ka. Yun lang yung objective. Sumunod ka. Yun lang yung purpose. Sumunod ka sa tax code. Wala nang iba. Asiloso masyado tax code. So, pag ikaw hindi ka sumunod sa tax code, o sinasabi nila, kukulong ka ng 2 years hanggang 6 years at magpe-penalty ka pa, may surcharge pa yan, may interest pa yan, at kahit bayaran mo yung mga yon, ay babayaran mo pa rin yung basic tax, hindi ka pa rin exempted. So, ang tinuturo ko sa inyo ay tax accounting. Na maliwanag naman ho dito sa sinasabi ng batas natin, ang pinasusunod sa'yo, tax accounting. Ayan. So, para mas maliwanag po, konsultahin natin yung Supreme Court. Okay, ang una natin kinonsulta rito ang Republic Act. Ang Republic Act ay will of the people. Dito, sinunod natin sinasabi yung BIR regulation. E di tanungin natin yung Supreme Court. Kasi ang Supreme Court natin, siya naman yung nag-i-interpret ng batas. At yung interpretation ng Supreme Court natin, final and executory. Ibig sabihin, batas din. So tayo, hindi naman tayo ganun kagagaling sa batas, e di tanungin natin Supreme Court. At sumunod tayo sa Supreme Court. So ano sinasabi ng Supreme Court? Ito po yung sinasabi ng Supreme Court sa GR 183408. Tulungan niyo po ako magbasa. Again. Ang linaw-linaw naman pala eh. Okay? Pinasusunod ka rin na Supreme Court. Kahit gamitin mo 24 hours ang financial accounting mo, hindi siya magiging tama. Ang tama, Revenue Audit Memorandum Order. Ano ba yung Revenue Audit Memorandum Order? BIR regulations. Meron ako niyan eh. Meron ako niyan. Tingnan, papakita ko sa inyo yung BIR regulations. Para kung sino man ang may gusto sa inyo, ay ako na may willing. Ito ho, kumpleto ho ito. Ang tawag ko nga reverse accounting eh. Kasi kung gagamitin niyo to pabaliktad, meron na kayong books of accounts at saka bookkeeping. Dito po makikita ho ninyo rito
yung regulation na sinasabi ng Supreme Court. Ayan po. Revenue Audit Memorandum Order. Okay? So, andi dito ho yung mga rules paano ho ino-audit ang mga taxpayers. Willing din akong turuan ko kayo. Willing. Wala ho tayong problema. Pero ngayon, pag-aralan muna natin yung tax accounting. Now, yung paggawa ho ng entries, ito, libre ho ito. Pumunta lang ho kayo sa aking tax specialista. Ayan, nandiyan. Ayan, tax specialista Discord. Makakakuha ko kayo ng libreng bookkeeping regulations. At para ho dun sa mga gusto hong maging tax bookkeeper, ako yung magiging mentor nyo. Tumama ho kayo sa akin, mag-join kayo, ako magiging mentor nyo. Ang una nyong kailangan libro, ito. Okay? Binebenta ko ito ng 50,000. Kung kayo ay sasama sa akin, ngayon pa lang sinasabi ko na, ito naka-record, eh, nasa YouTube, 5,000 pesos. I-deliver ho yan sa bahay nyo. Of course, yung delivery sa inyo ho yun. So, 5,000 pesos yung libro at kasama kayo sa grupo ko. Matatanong ninyo ako, mame-mentor ko kayo sa inyong practice bilang bookkeeper. Yan, pangako ko ho yan. Siyempre, may limitation ho yan. Pwede kong stop anytime. Pwede kong i-cut anytime. Siyempre, pag hindi kayo gumagawa, tanggalin ko kayo. Kayong kung naglalagay kayo sa VAT, tanggalin ko kayo. So, babalik ko tayo dito sa lecture natin. Okay? So, magpe-prevail daw yung BIR regulation. O, yung BIR regulations, ha? Prevail, ayan, nakasulat na eh. Prevail over GAAP and business accounting. Kung yun ang interpretation ng ating Supreme Court, hindi sumunod na tayo sa Supreme Court. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yung mga maling entry ng mga accountants, bookkeeper. So, pag ito ginawa ninyo, wala kayong assessment, wala kayong subpoena sa BIR. Pangako ko yan, sumunod lang kayo sa batas. Now, ano naman yung pinipirmahan nyo every year, year in, year out? At sinasabi nyo, sumunod kayo. Pero, sa katotohanan, hindi kayo sumunod. At yun nga yan, yung pinipirmahan nyo every year ay gagamitin ng BIR sa korte para mapakulong kayo ng 2 to 6 years imprisonment. Ito po siya. Nasa Revenue Regulation 3-2010. Every year, yung mga taxpayer, including ako, nagsasubmit ho ako ng Statement of Management Responsibility. Ayan. So, ano content niyan? Eh, di basahin natin. So, ito ho yung pinipirmahan nyo every year. Basahin natin. O deliwanag mga bossing, yun daw ginawa mong financial statement kahit nagawa iyan sa financial, kahit gawa ho yan sa financial accounting standard, eh kailangan mong i-reconcile sa tax accounting rules. Simple lang yung bossing eh. Yung mag-asawa, nagmamahalan yan eh. Walang away. May harmony. Diba? Pag nag-away sila, anong tawag doon sa pag nagbalikan sila? Diba reconciliation? So, kailangan munang may away bago magkaroon ng reconciliation. Mag-aaway, magkaaway, nagkaroon ng reconciliation. Ganun po yung financial accounting at saka tax accounting. Ang financial accounting at saka tax accounting ay magkaaway. So, kailangan nilang mag-reconcile para maging magkaibigan sila o mag-asawa.
Eh, teka muna. Hindi mo na nga alam yung financial accounting. Hindi mo pa rin alam yung tax accounting. Paano ka magre-reconcile? Eh, sir, bobo ko sa ropor eh. Eh, ako rin bobo eh. Patay ka na. Saan ka aasa? Ang mga corrupt. Diba? Maglalagay ka. So, ituturo ko sa'yo, huwag ka nang umasa, sir. Andi dito na, libre. Libre ho ito. So, tax accounting ho, yung sinasabi ng batas, maliwanag ho dito. At ikaw mismo nagsabi nito, kasi ikaw yung pumipirma, at the end of the day, pinipirma mo yung bossing mo sa management responsibility. Ayan, oh, statement of management responsibility. Ikaw yan eh. Oh. So, in accordance with your books of accounts and record. Oh, ito, ibang-iba ho ito ah. Ituturo ko sa inyo ang sikreto ng books of accounts and accounting records. Kasi po, ang pag-aaralan ho natin mga bossing ko, eh napakasimple. Okay? Lagyan ko ng timeline dito. Meron ho tayong tinatawag na documentary accounting. Yan ho yung books of accounts and other accounting records. Ay, sorry, yan ho yung records, hindi books of accounts. Yan ho yung records. Ah, documentary accounting. Yung tinuturo ko ho ngayon sa inyo, bookkeeping ho ito eh. Ito po yung paggawa ng book entry. Ang tinatawag ho kasi dito ay tax accounting entry. So, yan ho yung books. Ayun. At yung huli po, yun yung reportorial accounting. Ayan. Yan ho yung mga BIR forms, financial statement, audited financial statement, schedules, list, etc. So, medyo mahaba ho yan, pero dito ho muna tayo magko-concentrate, mga ka-taxpayer kong mahal, sa bookkeeping. Okay? So, samahan ninyo ako, susunod na ho yung bookkeeping natin. Ayan. So, maliwanag, mga ka-taxpayer kong mahal, apat na tao yung nagko-confirm na dapat kayo in conformity with the tax code or tax accounting and BIR rules and regulation. Number one, yung Republic Act. Balikan natin. Number one, yung Republic Act. Number two, yung BIR regulation. Number three, susulat ko lang, is yung ating Supreme Court. Yeah? Supreme Court. And number four, ikaw, you. Lahat natin. Di makita, babaguhin ko. You. O yung taxpayer. So, apat na tao po yan. So, walang kawala. Huli. Ngayong naintindihan nyo na po kung saan ang galing ang tax accounting. Pag-aralan ho natin paano ba inire-record yung benta na galing sa gobyerno. Oh, so, ang inyong buyer, gobyerno, ha? So, gagamitin ho natin yung accounting title na naiintindihan ng BIR. Eh, ano yon sir? Ayan na nga. May check na nga, oh. May bilog pa. Sale to government. Entrada, debit. Cash, nagbenta ka sa government, eh. Magkano nabenta mo sa government? Of course, may withholding tax yan. Tsaka natin ilalagay. I-credit muna natin yung VAT government. Okay, magkano binenta mo? 100. Magkano VAT? Credit VAT output. 12. Eh, merong withholding tax yan. Kaya, magkakaroon ka ng another debit. Hindi, debit mo ngayon dito yung income withheld. Okay. And magkano income withheld dyan? Okay. Sabihin na natin ay 6%. Okay. So, 6% ng 100 ay 6 pesos. Kaya ang cash na matatanggap mo ay 106 pesos. So, itong portion na to, i-discuss natin yan pagdating natin sa withholding tax accounting. Kasi itong pinag-aaralan natin ay VAT accounting. Yan po ang entry niyan. Pag kayo ay nagbebenta sa government
Now, kung i-entradahan naman natin yan tungkol sa withholding tax, ito po yung makikita ho ninyo. Palalakihan natin. Pag sale sa government, may withholding tax daw. Saan makikita yon? Ayan o. Oh. Income payment. Sulata natin. Income payment made by, ayun. O, di may withholding tax, ha? Ito pa. Hmm. So, dalawa yung withholding tax nito. Sinasabi nito, ito daw goods. Oops, masyadong malaki. Yan, nabura na lahat. Ulitin natin. Okay. Ito daw ay goods. Ayan. At ito daw ay service. So, pag goods, iba 1% lang. Pag service, 2%. Okay. Tapos, meron ka rin ditong withholding. Sa VAT. Ayun, oh. Withholding agent. So, iba pa yan. Ayun, oh. Oops. Ang gagamitin natin ay ito. So, ang withholding niyan is, itan nga natin to, 5%. Okay. Yung isa is 1% and 2%. Ang ginamit natin 6, o di mangyayari niyan, itong dalawa ang magka-partner, equals 6%. Ibig sabihin, goods yung ibenenta mo sa government. Ano entrada ngayon dyan, sir? I-entradahan natin. Op, dito natin i-entradahan. Oops. Debit. Debit. Ano de debit natin? But government. Okay. Magkano? 100. Credit. Income. Government. 100. Ide-debit mo ngayon yung, ike-credit mo ngayon yung income withheld. Magkano? 6. So, definitely, meron kang dalawang, may dalawang ano ka. Teka, liitan ko nga ito. Baguhin ko ang kulay para mas madaling makita. Debit. Ayan. VAT. Creditable. Creditable talaga naman yun eh. 5. Debit. Withholding tax creditable. 1. Kita mo? 1. Hindi ko makita yung 1. Ito yung 5. Ayan. So, yan po ang entry. Yan. Of course, ito ho ay nire-recommend ako na i-pattern ninyo yung entering ito sa gusto ninyong entry. Ako po ay may sariling entry para dyan. At ito pong in-entry natin to ay para sa withholding tax accounting. Okay. So, ito hong entry na to ay papasok ko sa withholding tax ninyo. Ha? Pag gumawa kayo ng FS at saka ITR. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa income tax accounting. Income tax accounting. Ano entrada dito sa income tax accounting? So, may dalawa, may tatlong choices. Ayan. Regular, nakaya natin, regular income, yung isa ay special income, at yung isa ay non-taxable income. So, may tatlong choices. Alin dyan yung choice na o item na gagamitin natin? Simple lang, yung regular. So, debit. Debit natin ay income, government, 100, credit, regular, revenue, 100. So, yan po yung full accounting para ho sa ating
VAT sale sa government. With that, mga taxpayer kong mahal, panoorin nyo itong susunod na video tungkol ho sa resibo.ph. Pag-usapan ho natin yung pinakamalaking problema ng mga taxpayer sa Pilipinas. Ito po yung books of accounts. Oh yes, ang books of accounts po ang pinakamalaking problema ng taxpayer sa Pilipinas. Pag ang books of accounts mo po ay no entry, ibig sabihin wala po siyang accounting entry, unregistered, incomplete, incorrect, katulad ho ng mga na-explain ko na sa mga previous video ko, ito po ay sanhi ng malaking problema ng taxpayer. Lalong-lalo na yung mga nai-issuehan ng subpoena duces tecum, number one, and number two, nai-issuehan ng deficiency tax assessment. At yung number three pala, yung tax mapping penalty, walang laman ng libro. So, sinolve ko po lahat yan. Sinolve ko para ho sa sambayan ng taxpayer at nag-develop po ako ng tinatawag po nating resibo.ph. Ito po. Pwede po niyong puntahan ho yan sa website. Ayan, nasa website po yan. Puntahan ho ninyo. resibo.ph. Yan ho yung i-discuss ko sa inyo na magiging solusyon ho ninyo para ho maiwasan yung inyong malaking problema. Okay. So, samahan niyo ako sa ilang minutong pag-uusap po natin about resibo.ph. Umpisahan ho natin, mga taxpayer kong mahal, bakit walang laman ang iyong libro ng accounting entry? Pasensyahan niyo na po, mga CPAs kong mahal, mga bookkeeper kong mahal, hindi ho tayo naturuan ng tax accounting. Kaya takot ho yung karamihan na maglagay ng entry sa libro kasi definitely specialized accounting po ang tax accounting at ang financial accounting. Kaya nga tinawag na generally accepted yan, managerial accounting, kaya tinawag na business accounting yan, ay worldwide ho yan. So, bawat isang bansa may specialized na tax accounting. Sa Pilipinas, hindi ho tayo mapauhuli. Specialized ho ang ating tax accounting. So, dahil doon, ano ba pagkakaiba ng regular accounting tsaka tax accounting? Simple lang ho, sir. Pag may sakit ka ng ulo, pupunta ka ba sa doktor na family medicine? Yes, kung simpleng sakit ng ulo. Kung hindi kayang gamutin nung family medicine doctor yung sakit ng ulo mo, saan ka pupunta? Sa specialista. Ha? Tax specialista po tayo pagdating ho sa accounting. Okay? So, ano ang resibo.ph, Mr. Maestro? Ano ho yung para dyan? O, bago ko kayo i-explore, i-pa-experience sa inyo, ang resibo.ph po ay register ho yan sa BIR. Ayan. Ayan. Bureau of Internal Revenue. So, ito po, inisyuan ho ko ng BIR ng permit to use computerized books of accounts with accounting records. Ito po yung aking permit number, makikita nyo, at yan po ay nakapangalan sa akin. Ang pangalan ho ng aking program ay resibo.ph. Ayan. So, nag-comply ho yan sa mga batas ng BIR. Kung mapapansin nyo, ang daming batas ho yan. Revenue Memorandum Order 2021, Revenue Memorandum Order 2922, ayan, Revenue Regulation 5-2014, Revenue RR 10-2015, RR, ayan, sangkatuta ko. At saka po yan ay nag-a-assist po yan sa tax mapping. Ayan, ang tawag ko kasi tax mapping ay tax verification, tax compliance verification drive. At napirmahan po yan ang ating magigiting na commissioner. Ayan po, sila pong dalawa. So, marami pong salamat, ma'am, at sa inyong pag-approve ng aking program. So, ngayon, ino-offer ko ho itong program na to
bilang pamalit sa inyong traditional books of accounts. Jurassic na po ito, sir. Jurassic na. Dapat nyo na hong palitan. So, ang pampalit ho natin dyan, yung electronic books of accounts. Eh, sir, saan ko ilalagay yung electronic books of accounts ko? Doon ba sa desktop ko? Wag. Pag nawala yung desktop mo, may problem ka. Pag nasira yung desktop mo, may problem ka. Ilagay mo sa internet. World Wide Web. Okay? www. Okay? So, ito, gagawa ho kayo, igagawa ko ho kayo ng sarili ninyong website. Ayan. Ganito, para may sarili kayong website. Katulad nito, ha? Katax.ph. Ayan yung website. Okay? Katax.ph. So, gagawa ko kayo ng website. Halimbawa, Katax.ph. Okay, yan yung website nyo. Nandoon po yung books of accounts nyo sa sarili nyong website. Yung mga files nyo ho, nasa website na rin. So, kahit nasaan ho kayo, accessible and available anytime, anywhere, yung inyong paggawa ng entry at saka pag-retrieve ng mga entry sa inyong books of accounts. Available ho yan. Kahit na alas 12 ng gabi, hindi nyo kailangan manggising ng tao. Kasi yung tao ninyo, yun na yung computer ninyo na nasa internet. Ayan. Tapos, maiiwasan nyo na ho yung no more, no entry. Okay? So, ang mangyayari nito, mga bossing ko, laging may entry yung libro nyo. Okay? Laging may entry yung inyong libro. Maiiwasan nyo na ho ito. Okay, tapos, itong libro na to nag-auto-generate ng entry. So, no need. No need na kayo. No need na para kumuha kayo ng retainer na CPA. Sorry ah. Lawyer. Sorry ah. Bookkeeper. Accountant. Kasi, ito na mismo yung accountant ninyo. Yung bookkeeper ninyo. Yung resibo. .ph. Yan po ang magiging accountant ninyo, yung resibo.ph. Ito po siya, oh. Ayan, ayan. Oop, ito. So, isa pa ho sa kagandahan nito, mga ka-taxpayer kong mahal, exempted na ho kayo sa BIR tax mapping. Matatax map kayo, pero hindi na kahihahanapan kayo ng ganitong klase ng libro. Yan, hindi na kahihahanapan ng ganito. Kasi computerized na kayo eh. Hindi naman tina-tax mapping yung computerized books of accounts eh. At the same time, magiging independent na kayo. From incompetent person, yung mga bookkeeper na tuwing kinsenas katapusan nyo lang nakikita. Wala na ho yun. Because wala na kayong bookkeeper eh, 'di ba? Hindi na kayo makukonsume. At the same time, pwede ho itong loose lip. Pwedeng laka loose lip. Ayan, ito ho yung mga pangako nitong mga ng ating resibo.ph. Pakitandaan ho niyo yung pangalan, resibo.ph. So kung meron ho kayong mga katanungan, mga bossing ko, ito po yung number ko. Ayan, okay? Now, pupunta ho tayo sa susunod na slide. Ito ho ding resibo.ph. Tulad ko, resibo .ph na mayroon kayong sarili ngayong website, nagje-generate ho siya ng electronic official receipt or sales invoice or any commercial. Pwede ho nating idagdag to. Any commercial invoice. Okay? Na gamit ho ninyo. At yan po, mga bossing ko, ay registered po lahat sa BIR. Hindi na ho kayo gagamit nung naka-bookbind na resibo, yung sinusulatan na hindi. So, kung meron kayong 1,000 kolektor, aba yung 1,000 kolektor, sabay-sabay gumagamit ng inyong electronic books of accounts, electronic e-invoicing. Sequence pa yon, hindi mawawala, sir. Hindi na mawawala, eh, kasi hindi hawak-hawak, sir, eh. Hawak nila yung cellphone nila. Yung cellphone nila mawawala kung hindi nila iingatan. Yun yung sinasabi dito. Katulad ho ng Cebu Pacific, ayan,
nagje-generate po siya ng electronic invoicing. So yung invoice po, i-email yan sa inyong buyer or client. Ayan. Nang resibo.ph, i-email niya yan sa inyong buyer at saka sa inyong kliyente. So, laging nakatago. Hindi mawawala, sir. Hindi mawawala. Nasa cloud eh. So, after a year, di i-save nyo sa USB. Ganun lang kasimple yun, bossing. So, ang ganda. Katulad ng Cebu Pacific. Yung airline, kung saan tayo sumasakay lahat. Di ba? So, pag bumili ka ng seats o seat sa Cebu Pacific, ini-issuean ka ng electronic. Ikaw yung nagpiprint. Ganun din dito. Pag may binili sa'yo, i-issuean mo ng resibo. Katulad na Cebu Pacific ulit. Pag bumili ka, himingi ka ng resibo, ang gagawin sa'yo ng Cebu Pacific, yung website nila, pipindutin lang. Yung isang click doon, mag-i-email ng resibo sa'yo. Ganun din yung website mo. May pipindutin yung taxpayer na buyer mo at kliyente mo, mag-i-email ng resibo sa kanilang email. So, confirm na natanggap niya yung resibo. Okay? At kung kailangan mo magawa, pwede naman. Magka-issue ka ng duplicate. So, pag-usapan natin kung ano pa yung mga benefits ng pagkakaroon ng resibo.ph. Again, bukod nga sa generate ng electronic invoicing, ha? Yung nakastore yung invoice mo sa cloud. Available yan anytime, anywhere, accessible anytime, anywhere. At dagdag ko lang po, yung collector mo, pwede silang maraming gumamit ng resibo. Diba? Hindi na mag, uy, nasan yung resibo? Nasan yung booklet number 2? Nawawala. Ay, dala-dala ni ganito. Ay, naku, gamitin natin booklet number 3. Ay, hindi, bawal sa BIR. Dapat sunod-sunod daw. O, di, wala na yung ganung problem. Okay? So, exempted din yung resibo mo sa BIR tax mapping. So, nakatipid ka dyan ng mga 25 to 50,000 penalty. At, ang kagandahan din dito, mawawala na rin yung pagiging dependent mo sa mga corrupt at saka sa mga may problem na personality sa iyong negosyo. Katulad ng mga bookkeeper na naglalagay, na mga lawyer na naglalagay, mga ganun ba? And of course, pwede natin gamitin loose leaf. Ayan. So, mga ka-taxpayer ko mahal, kasama po sa ating pagkuha ninyo ng resibo.ph yung mga video na kailangan ninyong maintindihan para papaano tumatakbo yung resibo.ph. So, magkakaroon ako ng lecture sa tax accounting. Ayan. So, ang tax accounting ho natin, may tatlong bahagi. Ito hong nakikita nyo rito ay yung nasa gitnang bahagi. Meron pa ho yung VAT accounting at ang huli ho ay income tax accounting. So, ito ho yung mga didiscuss ko. Pero ino-offer ko ho ito libre. Itong ating lecture na to, nakikita nyo dyan. Ayan. Itong lecture na yan, libre ho yan at i-release ho natin yan sa ating YouTube. Okay? So, yun lang mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life.